Magandang araw po sa inyong lahat at muli po nagbabalik si Romel para sa panibago na namang video tutorial in Tagalog. Ayan po, so hindi na po siya Photoshop at nakita nyo naman po sa aking screen, yan, sa aking icon, yan. So Adobe Illustrator CS6 po ngayon ang aking introduction ng aking bagong ituturo sa inyo. So meron na rin po akong nagawa nitong last video ko na pinakabago. Kung napanood nyo po yun, sneak preview. So mabilisan yun, part 1. So ito po yung part 2. So part 2 na to ay ito na po yung the proper basic Illustrator tutorial for beginners. So ayan po, at ituturo ko po sa inyo ngayon, at hindi lang po ito para sa mga ating kababayan, and to all who want to use Adobe Illustrator for beginners, and to all who want to learn it. So this is it, and I will show you in the easiest way I can. So let's start. So una sa lahat, so parang din siyang Photoshop, so makikita niyo siya, no? Parang na rin siyang Photoshop interface. So to all the beginners out there who have experience using Photoshop, so it is easy for you. So you see the interface, it's like a Photoshop, so be it. So so mayroon talaga mag English, so Tagalog na lang, so ganyan. So ayan, so dito sa ating taas mayroon tayong navigation panel, ayan po siya. So mayroon tayong file, ayan po. Para na rin po siyang Photoshop kung nakapag-open na kayo ng Photoshop dati. So mayroon din siyang edit, ayan, at object. So yung object, ito ay wala sa Photoshop, dito yan. So ituturo ko din po sa inyo to mamaya din konti, so mabilis lang to. So type para sa mga fonts, yan, and then select. Mayroon din yung select, so iba lang ang select dito, may effect din siya, yan, para din Photoshop. Pero ang Adobe Illustrator po ay para din po yung magkaiba po sila. Ang Photoshop kasi ay pang bitmap or rasterized layer, yan, pang bitmap po yung, so pixelate kasi yung Photoshop. Ang Illustrator po kasi ay vector, so vector na vector po siya. Kahit i-zoom na i-zoom nyo po siya ng napaka-zoom, ay wala po siyang, hindi po siya magiging pixel, so sharp na sharp ang edge niya. Kaya ang Illustrator po natin ay ginagamit madalas sa logo design, print, t-shirt design, yan, pwede din sa poster, yan, brochure, basta marami din siyang pwedeng gamitin parang Photoshop. Pero mas iba siya sa Photoshop, mas ano siya, high resolution ba. Yan, mayroon siyang window, yan. So check nyo lang yan kung gusto nyong may lumitaw dito sa ating right side ng panel, yan. So para din siyang Photoshop, yan. So marami siyang nakalagay dyan, yan. So click lang tayo ng isa, so yan, navigator, yan, well, lumabas. So pwede nyo i-X, yan. So mayroon ding help, yan, then mayroon ding bridge, yan, at dito naman essential, yan. Ito naman po ay para sa pagbago ng interface ng inyong Illustrator. So para din siyang Photoshop, click nyo lang siya, lagyan sa automation, yan. So di ba magpa-pop up na yung mga layers panels, artboard, yan, may appearance, links, document info. Gusto niya ng essential, so mag-hide siya. So ito yung icon para sa layer, yan. So tandaan nyo mabuti yan, guys, ha, yan. So mayroon din siya, mayroon din ito yung para sa swatches, yan, ito sa gradient, yan. So marami yan. So ito naman yung sa artboards, yan, ito naman yung graphic style, appearance, yan. So yan yun, ito naman stroke, gradient. So marami yan, guys. So yan, introduction naman po to, yan. So explain natin yan sa mga, kung may susunod pa tayong Adobe Illustrator. So medyo madami yan, guys. So yan, heading layout, yan. So yan, may ibang klase namang lumabas. So may painting, kung gusto ng painting,
printing and proofing. Yan. So, naiba din yung tools panels niya. Ito din yung tools panels. So, sa kaliwa, tools panels para din Photoshop. So, tracing. Yan. So, naiba din ang style. At typography. Kung magte-text, tatype kayo ng text. Then, web. Yan. So, para din siyang Photoshop. Yan. Ganyan bang na ganyan nyo yan. At hindi nyo malaman kung paano nyo tatanggalin yan. Pwede din isa-isahin. O pwede nyo i-reset. Yan, reset. O, diba? Na-reset na siya. O kaya, gawa kayo ng bagong workspace. Yan, new workspace. So, lagyan nyo lang dito yung gusto nyong tab dito. Tapos, lagyan nyo pangalan nyo. Ganun, diba? O kaya, punta na lang tayo sa layout. Yan. O kaya, essential. Tago muna natin yan. Yan, then, ngayon. Alam nyo na introduction, yan. So, paano ba mag-open ang file? So, para din Photoshop yan. It's like a Photoshop. So, you can... So, mag na nga. Ito na nga lang. Tagalog na lang. So, ayan. Open tayo. New. Yan. Para sa basic. So, pwede din yan sa control N. O nga pala. Cancel. File. Yan. Sa lahat ng gusto matuto kung ng Adobe Illustrator at gusto nyo malaman ang kanyang sikreto sa kanyang keyboard shortcut, ayan lang po, nandyan na po sa inyong harapan. Ayan, katapat ng new, control plus N, katapat ng open, control plus O. Ayan, yan ang mga shortcut niya. Ayan, exit niya, control Q. Pag pinindot yung control Q, mawawala yung Illustrator, mag-exit siya dito. So, yan po yan. So, ganun din yan. So, new. Para din yung Photoshop. Yan. So, gawa tayo ng basic na document. Basic lang naman. Kahit ano naman siya dito. May profile. Yan. Sa profile. So, may print, web, device, basic RGB. So, basic RGB muna tayo. Yan. So, ayan yan. Point. Pwede nyong baguhin yan. Gawin yung pixels. At yung orientation niya, yan. O, yan. Di, ang orientation niya ay parang landscape or portrait. So, bahala na kayo. Yan. So, nakita nyo may icon. To portrait. Ito yung landscape. Yan, landscape tayo. At meron siyang advance. Yan. So, gusto nyo ng CMYK or RGB. So, RGB muna tayo. Raster effect. Ayan, ito yung resolution. Pwedeng 300 ppi. Ayan, so pamprinting. So, ayan, nandyan na po lahat yan. So, may default. So, default na lang muna tayo. So, as is na lang siya. As is pala. Okay, and then click OK. O kaya, ayan, meron ding name. Lagyan nyo ng sample. Ayan, sample, name, then click OK. Ayan, so meron na tayong documents. Ayan guys, so meron na tayong documents na na-open. So, paano natin gagawin dyan? So, dito sa Illustrator, ang Paint Bucket tool dito, yan, umpisa natin sa Paint Bucket. Kasi, yan, piliin nyo lang to, yan, Shape B, yan, Paint Bucket, yan, hold nyo lang yung mouse nyo ganun, click nyo siya and hold, left click hold, and then live Paint Bucket. So, sa Photoshop, pag pinindot nyo to, magkakakulay na siya, di ba? So, dito, hindi. Hindi siya pwedeng gawin ng directa dyan, guys. So, ibang-iba dito sa Illustrator. So, para mag-count kayo ng background, ang gagawin nyo, punta kayo dito sa rectangular tool. O yan, nakikita nyo may letter M. Ibig sabihin nun, yun ang pipindito nyo sa keyboard shortcut. So, magkaiba sila ng Photoshop. Ang rectangular tool dito ay M. Pero dun sa Photoshop, letter R nga ba yun? Tama ba ako guys? Ewan ko lang. So, ayan, rectangular tool, letter M. So, dito, ayan, mayon siyang stroke. Tanggalin natin yung stroke niya. At dito, lagyan natin siya ng color niya ay blue. So, light blue na lang. Ayan. Then, drag natin siya, ayan. So, mayon siyang lalabas na parang intersect. Ayan, so click nyo lang, drag nyo. Ayan. Ayan.
then lagay nyo dito sa pinakadulo ulit, intersect. Yan, so meron na kayong background. So yan yun, so ibang iba dito sa Illustrator, hindi siya katulad ng Photoshop na i-click nyo lang yung pink bucket tool, so yun na yun, magkakaroon siya ng background instant. Pero dito, shape tool, yan, pwede nyo baguhin ng color ng inyong, yan, click OK, o diba, nagkulay na, so matingkad sa kulay, click nyo lang ulit, yan, then light na lang, yan. So yan yung pinaka basic. So ito yung selection tool, yan, selection tool, letter V, ito naman direct selection tool A, at kung i-click nyo to, hold nyo lang, yan, may pa siyang group selection tool. So ganyan lang yan. So select ito munang selection tool, itong kulay itim, yan, so yan, i-resize natin. So para di siyang Photoshop, re-resize nyo. So paano siya magkakaroon ng precise shape? So pindutin niyo lang yung shift sa keyboard shortcut. Yan, medyo nabubulol na ako. Yan. So ganyan. Ayan na. So ayan na, lumit na siya. So ganyan lang paggamit ng selection tool. Yan, B. Pwede din yung direction tool. Yan. Click nyo lang yung isang size. O, yan. So, ganyan. Maibas na siya. Kasi, yung direction tool. So, mas powerful tong Photoshop. Illustrator pala. Yan, nasanay tayo sa Photoshop eh. So, ayan. So, guys. Ayan. So, yan. Yan ang paggamit ng direction tool. Yan, di ba? So yan, so dito sa Illustrator, ito na yung layers niya, yan, nasa isang layer siya, so pwede mo isang patungan ng isa pang shape, yan. Yan, ellipse tool naman, pindutin mo lang yung shape sa keyboard shortcut para maging bilog talaga, yan, and then click nyo lang to, gawin natin blue, yan, diba? So magkasama sila sa isang layer. So, 'di ba? Pero pwede naman paano niyo siya may lalagay sa likod. Pero magkasama siya sa layer, 'di ba? So paano mo siya may lalagay sa likod? Hindi mo siya malalagay dahil wala siyang isang layer, 'di ba? So ganito lang. Right click, select niyo lang 'tong object, 'yan. So, makikita nyo yung square na yan. Yan, ibig sabihin nakaselect na siya. And then, right click. Pagka right click nyo, yan, may arrange. So, send nyo lang sa back or backward. Yan, back. So, maraming tayong background disturbance. So, pasensya na, guys. Ayan, so, napunta na siya sa likod, di ba? Napakalupit ng ating Adobe Illustrator. Yan. Tapos, pwede siyang intersect dito. Yan, so di ba? So ganyan ang ating Illustrator. So magkasama sila sa isang layer. So pwede din kayong gumawa na pang isang layer. Yan, create new layer. Yan, dito lang makikita niyo aking best friend arrow. Yan, click niyo lang yan and then lock niyo lang 'to. Yan, pwede niyo hide. Yon, di ba? And then dito, pwede naman kayong gumawa ng text naman. Text type tool. Yan. So mag-type lang kayo dito. Kahit ano naman pwede. So lagi na 72 pixel. Lagi natin Illustrator. Yan. So, sensya na. Yan. Lagi natin dyan. Yan, diba? Then, palakihin natin. So, pwede dito palakihin. Yan. And then, shift. Yan. Shift key. Yan. Pindutin nyo yung shift para maging precise ang kanyang paglaki. Yan. Diba? Ganyan lang siya. So, pwede nyo siyang baguhin ng kulay. Dito. Yan. Ganyan. Diba? Yan. So, yan. So, ayan na siya. Diba? Mayan na siyang kulay. So, ganyan. Malupit. Diba? So, paano nyo naman siya iba't ibahin ng kulay? So, pwede din naman. Ganyan nyo lang siya dito. Illustrator. Yan. Ganyan.
baguhin nyo lang siya. Diba? Diba? So, Illustrator na siya. Ayan. So, ito naman. Ayan. Yung paint bucket dito, ayan, para magamit nyo yan, ang gagawin nyo dyan kasi, ayan, click nyo lang tong itong shape. So, pag kinilik nyo, hindi pa pwede kasi makikita nyo parang may bilog and then may guhit. So, hindi pa siya pwede. Ibig sabihin yan, para magamit yung paint bucket tool dito sa mga shape na yan. Ayan. Ayan, click natin dito. So, ayaw talaga. Ayan, sa layer ng shape. Napunta ta, select natin muna tong shape na to. Ayan, para sa beginners. And then, yung object. And then, expand. And then, object ulit. And then, live paint. Saka make. Ayan. And then, select nyo yung paint bucket. Ayan. And then, ayan. Pwede nyo na siyang kulayan ng ibang kulay. Ayan. So, diba? At saka yung stroke naman niya. Wala naman kasi siyang stroke. Kaya, ganun lang. Ayan, diba? So, i-expand nyo pa siya. So, para din dito yan, sa text, yan, gagawin nyo siyang purong object, yan, expand, yan, click nyo na yung object, expand, yan, check, naka-check dapat yan lahat, and then click OK, punta ulit kayo sa object, and then live paint, and then make. So, ayan. So, ano na siya, puro object na siya, so hiwa-hiwalay na siya, and then piliin nyo lang itong live paint bucket. Yan, so may letter K, pwedeng sa keyboard shortcut letter K. Yan, and then click nyo lang siya. Yan. Then magbago lang kayo. Yan. 'Di ba? Ng ibang kulay. 'Di ba? So powerful din ang Illustrator kung tutusin, guys. So mag-e-enjoy din kayo diyan. Sa mga beginners, ayan, diba? Ayan, diba? Ayan, mayroon na siyang ganyang, diba? So, pag kinilik nyo siya, ayan, naka-group, diba? So, pwede nyo siyang ungroup. Right-click nyo lang siya. So, naka-select kasi siyang ganyan, right-click, and then ungroup. Ayan, pag in-ungroup mo siya, ungroup ulit, and then wala na, ungroup, naka-ungroup na siya. Yung direction tool, pipiliin nyo, and then, yan, diba? Nawala. So, yan, piliin nyo yan lahat. Yan, direction tool, diba? Iba kasi itong direction tool, so, kaya nitong gawin. Zoom nyo, o control plus, or minus, yan, sa keyboard, yan, at saka yung space bars. Yan, pang parasahan. Yan, and then direction tool. Yan, so click nyo lang muna dito. Yan, pwede dyan. So click nyo, pwede nyo siyang ihiwalay-hiwalay na kasi na-ungroup nyo na siya. So, diba? So kahit ano, pwede nyong gawin sa Illustrator. Yan. Then, click nyo yung isang hugis. Yan. Diba? Yan. So, dapat mo na yan. Diba? And then, zoom pa natin para makita nyo ng gusto. Yan. So, yan. Naka-unselect tayo. At pag lumabas na yung kulay puting square na yon, yan, pwede na. And then, yan. So, practice nyo lang. Yan. So, powerful talaga ang Photoshop. Illustrator pala. Medyo nasanay kasi tayo sa Photoshop tutorial eh. So, yan. So, ganyan. Ganyan lang, guys. So, kahit ano, pwede nyong gawin dyan sa Illustrator. Yan. Yan. Or maiba lang ng konti yung text. Yan. Nasa inyo na yan. So, huwag nyo nang pansinin kung may error ako.
So pinapakita ko lang sa inyo yung kayang gawin ng Illustrator. Yan. So di ba? So lagay natin and then nawala. Hindi dapat talaga isa-isa lang. Yan. So medyo nakalimutan ko namin masyado yung paggamit ng Illustrator. So select niyo lang itong lahat. Yan, select niyo lang. Yan. Kaya kung talagang ano, select nyo lang lahat yung ganyan. Yan, okay, pwede yung depth itong selection tool. Yan, kasi masi-select kasi sa lahat eh. So, pwede yung double click. Yan. Pag dinouble click nyo siya, yan. So, napunta na siya sa, yan, layer 2, live paint. So, pwede ninyo siyang i- yan. So, magkakahiwalay na kasi yan eh. So, yan. So, ilagay nyo lang dito. Yan. Pwede nyo siyang double click. Tapos, balik nyo siya. Yan, sa layer. Yan. Yun na. Yan siya. So, group. So, okay na siya. So, nakagroup na. Automatic na nakagroup na siya ulit. Yan. So, ganyan siya. Yan pa lang ang ating isolate group, selected group. Yan, pindutin nyo siya. Yan. So, papasok ulit kayo sa loob. Yan. Yan ang isa sa mga basic ng Illustrator. Meron din siyang eraser tool. So, buburayan nyo lang yan. So, di ba, nabura din. Meron din siyang brush tool. Yan. Ito yung brush tool niya. So, yan. Diba? So, may kahit ano, pwede nyo piliin dyan. Yan. Explore nyo lang. So, introduction lang naman to. So, explain natin yan na mabuti. Yan. Sa mga susunod pang mga araw. Yan. So, tawag din siyang Photoshop talaga. So, pwede nyo start tool. Yan. Gawa tayo ulit ng layer. Yan. Hide naman natin lahat yan. And then, yan. Yan. So, paano natin nagawang 5-6 yung, so, up yung arrow keys sa keyboard shortcut. Yan, habang naka-hold kayo, habang naka-hold yung left click nyo sa inyong mouse, down, yan, pwede siya maging tatulok, and up, yan, pwede siyang magkaman ng maraming hugis, o, diba? Napakalupit. Yan, ganyan lang. Ganyan lang ang simpleng. Yan, lagyan natin siya ng color. And then, alisin natin yung stroke niya. Yan, di ba? Wala na siyang stroke. Pwede nyo nang lagyan ng stroke. Kulay blue, di ba? At, yan, pakapalin nyo yung stroke. Yan. O, diba? Ayan na siya. So, yan ang pinaka basics ng Photoshop. Illustrator pala. Guys, so napakadami, napakadaming pwedeng explore sa dito, sa ating Illustrator. Saan? Pwede nyo yung siyang gawing object ulit. Object, expand, okay, object, and then live paint. Ayan, and then paint bucket o kaya letter K sa keyboard. Yan. And then pindutin nyo lang yan. O, oh, diba na iba ng kulay yung pinaka nagkahiwalay siya na mayroon na siyang ibang stroke. Yan. Pindutin nyo ayan. So, ayan na. So, mayroon na siyang kakaibang shape. So, ganyan guys. Ganyan lang ang paggawa sa Illustrator pala. Sorry. So, ayan. Lagyan natin sample. Ayan. So, nandito din yan. Mayroon din tayong fonts. Ayan. Ayan. So, ipapakita ko lang sa inyo. So, punta tayo dito sa Helvetica. Ayan. Kahit ano naman, Alex Brush. May regular. Ayan. So, Belgatic, yan, bold, black,
Ayan, so pwede nyo ibay ng kulay. Ayan, so na-introduce ko na yan sa inyo kanina. So ganyan, so madami siya dyan. So mayroon din siyang player tool. Ayan, ito naman player tool na to. Ayan, so gagawa kayo ng player tool. Ayan, so mayroon ako yung player. So ganyan lang guys. So explore lang natin tong Illustrator at samahan nyo ko sa pag-explore natin sa CS6 tong gamit ko ngayong Illustrator na to guys. So may pa kayong matututunan dito. So paano ba yan? Save nyo lang file and then save. Yan, so yan sample. Lagyan natin sample 2. So save nyo lang. Yan. So yan, so Illustrator, check nyo lang yan. Yan, dalawa. So wala nang ibang babaguhin dyan. So click OK at is na yan. So click OK. Yan, so yan, save na siya. Yan lang guys. So naka 26 minutes na tayo. So marami pa yung iba, no. So may pa yung pen tool. Yan, so yan, hide na lang ulit natin yan. Gawa tayo ulit ng isa pang layer. Yan. So pwede nyo naman i-delete, no. So click layer and then delete nyo lang yan dyan. So click nyo lang, di ba? So dito naman pen tool, may pen tool din siya. So select natin tong layer na to. Yan. Yan, pen tool, click nyo dito. Then click nyo dito sa kabila. Then click nyo dito. Yan, so magkakaroon na siya ng shape. Oh, di ba? Mayroon na siyang shape. Yan, so delete natin sa keyboard shortcut. Yan. Select nyo yung pen tool. And then dito alisin natin tong yan, itong pag-shape na to. Siya, ano to, isa yung lagay natin sa none. At yung stroke lang ang ilagay natin, stroke. Yan, so yan. Click lang nyo lang. Yan. Hold nyo lang yan. Hold nyo yung mouse nyo. Then dito, click nyo Alt key. Then yan. Straight line, straight. Yan, kahit ano, tapos intersect nyo na, okay na siya. So, ayan na siya, mayroon na kayo. Yan, so pag sineglect nyo yan, so magka-count siya dito ng, yan, stroke at saka yung kulay ng shape. So, pwede nyo na siyang lagyan ng kulay. Yan, diba? So, napaka-simple lang. So, kung ano yung gamit nyo sa pen tool sa Photoshop, pwede nyo i-apply dito sa Illustrator yung paggamit nyo ng pen tool. Kung alam nyo yung paggamit ng pen tool. So, sa mga beginners na hindi pa nakakahawak ng Photoshop at Illustrator agad, so, ganito lang paggamit ng pen tool. Click nyo lang dito. Click lang sa kabila. Click nyo lang ulit dito. Ayan. So, kaya Ctrl-C. Ayan, Ctrl-Z. Z sa keyboard shortcut. Yan, para kung nagkamali kayo, yan, balik nyo lang ulit doon. Kung nakalimutan yung alisin yung gawin yung none, yan, itong color ng shape para maging ano lang siya, line, yan. And then drag nyo lang siyang ganyan, then drag nyo lang ulit siyang ganyan, 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 ganyan. So yan, so ayun na siya. So, select nyo lang siya ulit. And then, lagyan nyo siya ng color. Yan. So, yan. So, guys, sana may natutunan na naman kayo sa aking napaka-easing Photoshop tutorial in Tagalog. Ay, Illustrator in Tagalog pala. Medyo nawili tayo dun ah. So, yan. Illustrator Part 2. So, mayroon pa yung Part 3. So, abangan nyo lang yan. So, save nyo lang ulit. Yan, save, save. And then, meron akong susunod na ano sa inyo guys, na video. So, ito ay introduction. So, nagawa ko na pala yun. Meron pala ako dyan na nagawa. So, to soon. Yan. So, ito yung next video ko pagkatapos nitong Photoshop Illustrator na tong part 2. So, bago yung part 3, ito muna ang gagawin ko para sa inyo. Yan. Yung next upcoming video ko, The Power of Photoshop. So,
Yan guys, so nakalagay dito slideshow presentation, yan, of my unbelievable edited picture using Photoshop CC 2019. So compilation yan ng mga inedit ko na picture, mga the best. Yan, so handmade only to guys. So hindi ko alam kung matutuwa kayo, magagalit o whatever. So pwede kayo mag-comment pag nakita nyo tong video na to. Ewan ko lang kung magagandahan kayo dito guys. Yak, magagandahan kayo dito. Unbelievable to guys. So isa tong magic. So isa tong dream. Yan, the power of Photoshop. Papakita ko sa inyo ang pinakamalupit na paggamit ng Photoshop dito. So ito ay finished product na. So ginawa ko na siyang slideshow. Yan. So ito yan. So pwede din kayo dito naman pala. Anyway, dito pala sa Illustrator pwede kayong mag insert ng background. So paano nga pala yon? So i-add natin yan. So delete natin to. Yan. Balik tayo sa ating tutorial. Yan. Space bar. O kaya control 0. Yan. Para ma-zoom ang inyong video, ang inyong document. File and then place. Yan. Place nyo lang. Yan. Place lang kayo ng background. Kahit anong background. Yan. So, whatever you like. Yan. Then place. Ayan, so naka-place na siya. Ayan, and then palakihin nyo siya dito. Ayan na siya. So, mayroon ako yung background. And then, unselect nyo lang siya. Ayan, so dito, type nyo background. O kaya, BG. And then, enter. So, ayan na siya. Mayroon ako yung background. So, mag-type ulit kayo na layer. Maglagay kayo ng text. So, kahit anong text. So, gawin nyo siyang kulay puti. Yan. So, lagay nyo background. Yan. Yan. So, ayan na. Diba? So, ayan na. So, mayroon na kayong simpleng. Yan. So, ayan ang paggamit ng Illustrator. So, malawak yan, guys. So, I hope mayroon na naman kayong natutunan. And then, abangan nyo to. The power of Photoshop. So, siguradong mag-e-enjoy kayo dyan. So, anyway, nagawa ko na talaga tong video na to. So, 100 times ko na siyang napanood dito sa aking computer. So, hindi ko alam kung magugustuhan nyo. Sana magustuhan nyo tong aking susunod na video. The power of Photoshop. At sana ma-inspire kayo dyan, guys. So, hanggang sa muli. So, paano? Dito na lang muna tayo sa ating Illustrator tutorial. So, I hope may natutunan kayo dito sa aking maigsing tutorial na to sa Illustrator. At mayroon pa itong mga susunod yan. So, bago yon, ito munang The Power of Photoshop ang aking isusunod. So, hanggang sa muli!